meron kaming home service na ribbon. Kailangan niyo si ate. Kailangan niyo si ate. Lalagay natin yung details sa baba. Pero ate, saan kayo yung salon nag-aano? Dati po sa Edwin. Sa Edwin tsaka sa, dati sa JC Mendez po. Pero ngayon po, affiliated pa rin kayo sa isang salon or hindi na? Wala po, yung service lang po. Mas okay po ba yung kita pag nagsiservice kaysa yes, pag... Yes, of course. Talaga? Eh, pero di ba sa salon, ang dami-dami din ng ano doon, nagpapa... Ribbon-ribbon. Buhok lang po ba kayo? Nagme-makeup din? Nagme-makeup din po. Ayun. Pero ano po yun, inaral nyo or na-discover nyo lang may talent kayo? Hindi po, nag-aral po TESDA. Okay. Saan po kayo nag-TESDA? Hindi po sa Maine. Dito sa bayan? Hindi po sa Maine, sa US. Sa May 13? High school. High school? Meron pala doon. Apo, may ALS doon dati, mga year 2013. So, gano'ng katagal na po kanyong ginagawa itong... Ano po, since 2014. Aba, matagal-tagal na din. Yes. Opo. Ayan, siya si ate. Ate Sel, nandito na. Si Sel, nandito na ako. Yung friendship mo, nandito na. Shout out ka, Ate Maricel. Ate Sel, may shout out ka pa. Kapag po ba sa salon, sabi nyo kasi di ba mas okay yung income kapag freelance, ano. Pag sa salon, ano po ba yun, arawan yung ano nun, yung bayad? Walang sahod. Wala! Komisyon na. Ganun. Kala ko ano yun, arawan, depende sa kung ilan yung mga ano mo. Doon natin, nung bago-bago ako. Kung ilan yung sahod, customer ano, mo. Sahod tapos ano, 10%. Tapos ano, pala yun. Medyo maraming ano. Pero yung tip, hindi naman kayo binabawasan doon. Hindi naman. Kaya ano, pala nung ganyan na damit, pil na pil mo magpaano. Hindi, hindi naman kita yung damit eh. Kaya nga, trip mo rin. Okay, so ate, ano pong ginagawa nyo ngayon? Na-apply po ng number one. Oh, may number one. Yes. Ilang number po ba yan? 24. Charot lang. Hanggang ano? Bakit hindi po pwedeng kulutin kapag ni-rebond? Kasi po mag-ano siya. Hindi dry. Kasi nangyari na sa akin yan. O hindi tatalaban ng gamot? Kailangan ng digital perm. Ano po yung digital? Yung sa mga ano, yung ginagabi na parang mga... Machine ako. Ay, ganun. Hindi siya pwede digital perm, iba siya sa ano. Kasi mag-brush lang siya. Kaso naho-home service ba yung digital? Hindi. Kasi kailangan yung machine. Kasi doon sa ano, maling jockey, magaganda doon. So ate, ano pala yung pinaka... Di ba, syempre, ang nire-rebond buhok, iba-ibang buhok yan. Ano yung pinaka-challenging na nire-rebond mo? Yung ano? Na parang kinakabahan ka kung... Yung nakaraan yung gano'n, which apro. Yung apro? Apro siya, tapos ano, bukod sa apro na siya, ano, naka... Ano siya, naka-rebond siya before, tapos bin-leach niya, DIY siya ng bleach. Ay, nag-DIY siya. Nire-rebond ko lang yung regrowth niya. Oo. Sabi ko, di pwede ano yun. Sabi ko, sige ate, sige na. O anong nangyari? Sabi ko, kahit magputol-putol, okay lang. Sabi ko, sige, bala ka, may pirmahan tayo. Ah. May putol. Ayun. Kasi magiging brittle yung buhok niya. Yung ano lang, hindi mo brittle. Ang iniiwasan ko lang yung bleach niya. Anong mangyayari doon? Ano, nag-rebond na siya, tapos bin-leach niya pa, ganun. Ang nire-rebond ko lang, yung pinaka-regret, yung kulot niya yung pinaka-ano. At ano ba yung bleach? Yung bleach, yung... Iba pa siya sa kulay. Oo, iba yun. Ini-bleach siya yung mga ano yun, naka-dry. Yun yung mga kulay green, yung mga nakikita ko ngayon, yung mga millennials. May parang red, may violet. Pero yung itsura nga niya, hindi siya glossy, no? Oo. Para siyang dry. Matte. Kumbaga sa lipstick matte. Dry talaga siya. Eh, bakit, sa tingin mo, bakit gusto nila yung ganun? Wala, ano sila? Kaya yung mga... Uso lang. Yung mga marami nagpapagano'n, yung mga ano. Pero, yun nga nakikita ko eh. Pero ano ba yon tawag doon? Kahit,
igano nila yon, mababalik pa ulit yung luster or yung tintab ng buhok. Matagal. Depende sa buhok. Kung marami nang pigdaan. Ah, para sa buhay lang. Pag madaling pinagdaan. Ay, hugot-hugot. Ideally po ba, ideally, kailan po ba, tuwing kailan lang yes, dapat nagpapariba? Depende po sa inyo. Pero, mas nagpapulot na kulot every 6 months. Ah, okay. Ang hinahaba niya is 3 inch. Sa 6 months. So, 1 year, 6 inch. Ano po yung best seller? Ano po yung pinaka in demand ngayon na pinapakulay sa inyo na buhok? Puro highlights. Ah, highlights lang. Highlights with color. Okay. Ano pala ate yung Brazilian? Di ba ngayon lang din yun na uso? Dati naman walang treatment. Brazilian dati. Relax lang sa kariban. Para sa mga dry damage here. Ganito ilalim dry na. Ah. Ano siya yung Brazilian. Oh, yung... Oh, kasi pag nagpapariband ako, hindi ko siya pinapa-Brazilian. Basta ako riband-riband lang. Magkano additional kapag nag-Brazilian? Ha? Ganun din. Ah, pareho lang din ang price ng riband. Chat ko sa'yo. Surprise daw yung presyo. Ganun din. Oo. Depende daw kasi sa kliyente. Sa haba ng buhok. Yes. Ah, ang pricing nyo, kay bali kayo bumibili ng mga gamot nyo. Mm-hmm. Tapos, pagka nagpe-presyo, kayo na din na nag-compute. So, ano-ano pa yung mga services nyo na ino-offer aside sa mga hair relax, rebound? Relax hindi eh. Lahat. Ah, wala nang relax ngayon, no? Wala, hindi ko nagagano'n. Pero, oh, dati kasi nung uso eh. Tapos parang nawala na siya, no? Wala na. So, rebound. Mga kulay, gano'n. Basta huwag ang lalaki. May lalaki ba nagpapariband? Hindi, oo, meron. Huwag ang lalaki nagupit. Ah, haircut meron din. Meron din, hindi ako magupit na lalaki. Yun lang, hindi ko ginagawa. Make-up, di ba? Yun palang ano, di ba mahirap din? I-rebound yung ano, yung manipis yung buhok. Mm-hmm. Hindi ba nakakatakot yung i-rebound? Para kasi pag ako, parang feeling ko mas nakakatakot siya. Manipis. Kaysa dun sa makapal yung buhok. Ganun, manipis yung hitla, manipis na. Oo, manipis yung hitla. Kaysa hindi ko na nire-rebound, nakakawa na ako eh. Ah, kasi, kayo na nagsasabi. Oo, hindi mo i-rebound. Lama i-rebound. Kasi makikita lalo yung ano niya. Oo, ah, yung anit. Paano, mas better na sabihin niya na lang yung totoo. So ayan, binasa na siya ng kung ano man, bababa daw siya for 1 hour. So hintayin natin kung uunat ba yung buhok.